kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ko'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay tinipo ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa ating mahabaging Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Hilingin natin sa Panginoon, turuan tayong manalangin, dalisayin ang ating mga panalangin at makatupad tayo sa Kanyang kalooban, upang tayo maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming bumubuo sa iyong angkan at gawin mong sa iyong paningin ay magningning ang kalooban naming laang sundin ng loob mo sa pamamagitan ng paghubog sa pag-uugali namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at ninyebe, paglagpak sa lupay, di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag. Ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos. Nawala sa akin ang halahat kong takot. Patwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umaasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila.
Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asay, hindi binibigo. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Tumayo na po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi niya sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag na iso silang tutularan sapagkat alam na ng inyong ama ang inyong kinakailangan bago pa man ninyo hingin sa kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagkapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Father Elmer Serrano Villamayor from St. Joseph the Husband of Mary Parish sa Cabanatuan City, Bangad, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Pasalamat po ako. Pabayaan niyong sabihin ko, introduce yung sarili kasi parang ito po yung una kong pagkakataon na makapag-misa at second pala na nung installation ni Father June, tapos ngayon ay nagbasa ng gospel at mag-homily.
Kaya salamat Father Jun sa pagkakataon na ito, ano? At amen. Salamat sa Panginoon, ano? Magte 22 years na po akong pari, nung November lang ako first time, tapos first time ngayon na magbasa ng gospel at magpahayag ng mabuting balita. Paano po ba manalangin? Dito sinamaray sa atin kung paano manalangin. Paano manalangin ay, una muna, bago tayo humingi, nagpapasalamat tayo sa Diyos, nagpupuri tayo sa Diyos. Humihingi tayo ng tawad, tsaka pa lamang, at hinihingi natin yung pagbabago ng ating sarili. Tsaka pa lamang, hihingi ng ating pangangailangan. Huwag po kaagad hingi. Huwag kaagad hingi. Kumbaga parang sa magulang yan, bulahin mo muna. Hindi, papurihan mo muna. Sabihin mo muna yung magaganda niyang ginagawa bago manghingi. Pasalamatan mo muna siya sa kanyang mga ginawa. Ganon din po sa Diyos. Ano muna tayo? Magpuri muna, magpasalamat, humingi ng kapatawaran, tsaka palang hihingi ng para sa pangangailangan natin sa araw-araw. At ano rin po, pagka tayo nananalangin, maganda ay truthful tayo, honest tayo. Kung ano yung nasa ating kalooban, kung ano yung nasa ating puso, yun ang sinasabi natin sa Panginoon. Hindi naman po sinasabi ng Panginoon dito na ayaw niya yung marami tayong salita na kung truthful tayo at ito yung talagang nag-uumapaw yung ating lungkot o kasiyahan, kinikwento natin sa Diyos, okay lang po doon. Ang ayaw lang ang ating Panginoon yung mga mapagbalat kayo. Yung nagpapakitang hindi totoo sa puso yung kanilang pananalangin. Ang gusto ng ating Diyos sa ating pananalangin ay totoo tayo sa kanyang harapan. Paano ba manalangin? Balipan po dito, yung sinabi kanina, yung nananalangin, kung ano yung nangyari sa atin sa maghapon, problema mo, kasiyahan mo, pangarap mo, yung mga intindihin at responsibilidad sa buhay, yun ang iaalay mo sa panalangin. Kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung nangyayari sa iyong buhay. Yun ang idudulog natin sa Panginoon. Katulad po ngayon, ano yung nangyari sa inyo sa maghapon? Very good ngayon, bago kayo umuwi, dinudulog natin sa Panginoon sa ating poong Nazareno. At yun po yung maganda sa Diyos natin. Yung Diyos kasi natin nagkatawang tao. Kaparehas natin sa lahat, maliban sa kasalanan. Kaya naiintindihan ng Diyos yung nasa puso't isipan mo. Kasi siya mismo naranasan niya yun. Naranasan niya magkaroon ng pamilya, naranasan niya magbanat ng buto, hindi lang niya siguro naranasan yung traffic ng Metro Manila, pero naranasan niya po lahat yung naranasan natin maliban sa kasalanan. Naranasan niyang ipagkanulo ng kaibigan. Naranasan niya kung paano sumunod sa mga magulang. So masarap makipagkwentuhan sa ating Panginoon. Masarap idulog yung nasa puso natin. Kahit yung hinanakit pa natin, kahit yung tampo pa natin sa Kanya, sabihin, hindi po tayo nagkakasala nun. Basta sa context ng prayer. Basta natin sinasabi sa Kanya, dinudulog. At alam niyo po, higit pa sa iyong magulang, higit pa sa iyong asawa, higit pa sa best friend mo, higit pa sa sarili natin, mas naiintindihan tayo ng Diyos natin. Ano man yung nasa puso natin. At lalo na po dito, napakasarap. May mga nauna na sa ating nanalangin dito. Dito po ay kung ilang pong taon na itong Quiapo, at sa tingin ko sa buong Pilipinas, ito, o baka isa sa pinaka na marami na ditong dinulog na panalangin. Kumbaga, ano po tayo, yung hindi na tayo mahihirapan kasi may mga nauna na sa ating dumulog ng panalangin, kaya mas madaling pakikinggan ng Diyos yung ating dalangin dito sa mahal na poong Nazareno. Kaya yun po ang mahalaga, buong puso natin sinasabi yung ating hihilingin sa yung ating dalangin sa Panginoon, yung nangyayari sa atin sa maghapon. At isa po ngayong panahon ng Kwaresma, isa po sa pinaka hingin natin na biyaya ay yung pagpapatawad sa ating kapwa. At alam niyo po kung paano, isa sa pinakamatinding kapangyarihan ng demonyo sa atin, yung demonyo ng pride. Si Lucifer po yun. Kasi sa totoo, wala namang kwenta si pride . Pero madalas, pinangahawakan natin. Hindi tayo makapagpatawad sa kapatid, sa asawa, sa anak, sa iba pang mga nagkasala sa atin. Dahil pinangahawakan natin yung ating pride. Kainin na po natin yun.
Kung meron pong pinakamasustansya para sa ating physical, para less stress ka, pinakamasustansya para sa ating kaluluwa, kainin yung pride. Ano? Kainin yung pride. Bawal pong kumain ng karne ngayon pagka Friday. Pero anytime, pwede tayong kumain ng ating pride. Kaya nyo ba? Sabihin mo sa katabi mo, kumain ka ng pride. Magpatawad na. Ano? Yun lang po ang nag-aano sa atin para hindi magpatawad. At sabi po dito ng ating Panginoon, pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng ating Amang nasa langit. Pero pag nagpatawad ka, patatawarin ka din niya. So pagpatuloy po na ating misa, hilingin po natin yung biyaya na yon na lagi tayo manalangin sa Panginoon, idalangin natin yung katulad ng sa Ama namin, simulan natin sa Ama namin, tapos idulog natin sa Kanya kung ano yung nangyari sa atin sa maghapon. At lagi nating hilingin, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma, isa sa pinakamatinding laging nananalo demonyo sa ating buhay, lagi tayo natutokso ng pride, ng ating kayabangan, ng ating kahirapan na magpatawad. Hilingin po natin yung biyaya na yon. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hinabi sa atin ni Jesus na maaari natin tawagin ng Diyos bilang ating Ama. Kaya taglay ang matibay na pag-asa, idulog natin ang, sa Kanyang harapan ang ating mga kahilingan at ang ating tugon, Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan sa buong mundo naway laging magpahayag ng matibay na pagtitiwala sa pagdating ng kaharian ng Ama, isang kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa kabila ng mga kahirapan ng buhay, tayo naway manatiling nananalangin at hindi nagpapadarang sa tukso. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Tayo naway magkaroon ng sapat na kakanin para sa ating mga pangangailangan sa araw-araw at ng kadakilaan ng puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit at maging ang mga nangangalaga sa kanila, naway makatagpo ang Diyos sa kanilang pagpapakasakit araw-araw. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Tahimik nating idulog ngayon ang iba pa nating mga kahilingan. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod ako.
sukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniyain namin ang amin ding tinatanggap mula sa iyong kagandahang loob sa aming lahat. Ang pagkain at inuming ito ay pakinabangan nawa namin bilang tagapagdulot ng buhay mong walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ng panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Tuwing tayo'y nagsisimba, sumasabay tayo sa pag-aalay at panalangin ni Jesus Nazareno. Buksan natin ang ating puso sa Kanya. Ama naming banal, Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco ang aming Santo Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag, nagdagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kami tinatamad magdasal, kung kami nagdadasal lang dahil may kailangan kami sa inyo. Patawad po kung ang aming dasal ay sa bibig lang namin at wala sa aming buhay. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Dumuhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus Nazareno. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang sagita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
iyong nanaisin aking aakuin at pabalikatin ang krus mong pasanin. Kung iyong iibigin, iputong sa akin korona inangkin, pantupos sa amin. Kung pipiliin, abang alipin sa bahay tahakin, krus na lantasin, galak ay akin, hapis ay di pansin ang iyong naisin siyang susundin. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan na dumalo sa ating Lenten Recollection na gaganapin mamayang ikapito ng gabi dito po sa loob ng ating simbahan pagkatapos po yon ng ika-anim ng gabing misa. Ganap na, ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverendo Padre Hans Magdurulang, ang ating parochial vicar. Maraming salamat po. Ang lahat din po ay inaanyahan sa ating healing mass and service sa darating na March 2, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pa rin nating pinapaalalahan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway aming pakinabangan sa aming pagdiriwang ang paghubog ng aming hangarin sa buhay.
upang mahalin namin ang iyong mga pinahahalagahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong pagpunta dito sa ating simbahan sa Quiapo. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa Quiapo. Ngayong panahon ng Kuwaresma, napakaganda po na tayo'y nagkakasama-sama, nananalangin, at tayo'y narito ngayon. Narito kayo ngayon dahil niloob yun ng mahal na Senyor. Narito kayo, narito tayo, dahil mahal tayo ng ating mahal na Poon. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At salamat po sa inyong mga tulong sa ating simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala dito sa simbahan ng bigas, delata at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan at nasalanta. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay naghahatid sa atin sa misyon. Hindi lang ito tungkol sa dasal, kung hindi sa ating pagmamalasakit at pagtulong sa ating kapwa. Kaya maraming salamat po sa inyong pagtulong. At salamat din po kay Father Elmer Villamayor kasama ang De La Cruz family na nandito ngayon upang makiisa sa atin sa misa sa katapusan ng buwan. Ang isa sa ating mga replika ng Poong Nazareno ay dadalaw din sa kanilang parokya sa St. Joseph sa Bangag, Cabanatuan City. Kaya maraming salamat at welcome sa Quiapo, Father Elmer at mga kasama. Palakpakan po natin sila. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon. Magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang biyaya at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.